pang anak ni Vera ay sabay na bumaba sa elevator. Nakasuot na sila ng pantulog at dumiretso sa kusina kung saan katabi lang nitong lamesang kinakainan nila habang ang mata ni Vera ay masamang tumingin kay Simon. Ma'am, anong klaseng tingin yan? Hindi na nga ako umalis sa araw ng kaarawan niyo. Reklamo saad ni Simon na tumirap lamang ang ina nito. Wala akong sinabi, ikaw ang misabi niyan. Sabay na pahawak naman sa sintidon si Simon na dahil sa sinabi ng ina. Palagi na lang itong nagpapasimple kaya naman bukas na bukas ay aalis din ito agad. Marami siyang aasikasuhin kasama si Connor kaya naman kahit papaano ay masaya siya lalo na't meron na siyang makakasama. Hindi tulad noon na mag-isa lang siyang gumagawa ng trabaho na ibinibigay sa kanya ni Gregor. Ito lang kasing trabaho ni Simon lalo na tamad naman siya at walang sariling kumpanya. Talagang nakaasa lang siya sa pera ng mga magulang niya pero kahit na ganun siya naman ay may ambag pa rin. Kumain na sila na sabay-sabay at nagtataka naman si Argus nang mapansin itong kapatid na si Gregor. Parang tulala ito at parang hindi malang nababawasan ang pagkain sa kanyang plato. Kumunot tuloy ang noon niya at biglang napaisip ng iba. Bakit parang may problema si Brother Gregor? Tanong ni Argus sa kanyang isipan at nakamasid lamang dito at paminsan-minsan ay nakatingin kay Arabella. Umiling na lamang ito't hindi nagtangkang magtanong. Hanggang ngayon kasi ay kinikilabutan siya, lalo na kapag naalala niya pagpasok niya sa kwarto na mag-asawa. Palagi na lang siyang wrong timing kung pumasok at makakakita siya ng bagay na hindi niya inaasahan. Tahimik na lamang silang kumain at sa kabilang banda, si Arabella ay napalunok sa kanyang upuan. Parang siya ay masusuka na hindi niya maintindihan. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa kanyang tiyan at pilit na huwag masuka. Kaya naman agad itong tumayot na patingin naman silang lahat sa anghel. May nakalimutan pala ako sa likod. Utal na sambit ni Arabella tagad tumalikod. Halos mapakunot naman ang mga noon na mga nandito at maging na mga nakakita sa kanya na mga katulong. Parang weird ito ngayon at tumalikod na lang basta. Naglakad ito ng mabilis at talagang malapitan na siyang masuka. Ang tiyan at sikmura ay bumabaligtad at agad sinarado ang pinto sa likuran. Naghanap agad ito ng pwedeng masukahan na tagad ng upo at sumuka. Lalo itong kumapit sa kanyang tiyan at pilit na huwag lakasan ang boses. Pero sa hindi inaasahan, nagulat si Arabella nang maramdaman niya ang isang kamay na humahagod sa likuran niya. Kinilibutan ito agad lumingon pero nakahinga siya nang makita niya kung sino ito. Lady Ara, huwag kayong mag-alala, ako ito si Helena. Ang takot nito sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Natatakot kasi si Arabella na malaman ito ng asawa at hindi siya papasukin bukas. Kaya naman siya na mismong nag-adjust at panayang silip nito sa pinto at bintana. Inalalayan naman ito ni Helena at pinaupo ito sa upuan kung saan siya nakaupo kanina. Medyo nakahinga na rin na maluwag si Arabella at hawak-hawak nitong dibdib habang ang mata niya ay nakatingin sa kaibigan na halatang nag-aalala. Sino naman ang hindi mag-aalala kung makita mong ganitong isang buntis na parang naghihirap? Ayos lang po ba kayo? Gusto niyo bang tawagi? Hindi na ituloy ni Helena ang nais niyang sambitin. Pinigilan kasi ito agad ng anghel ng demonyo at umiling-iling pa. Okay lang ako. Ayoko mag-alala naman sa akin si Gregor. Malungkot na sabi nito at napabuntong hininga sa Helena. Wala naman kasi siyang laban sa kaibigan kung hindi sumang-ayon na lamang. Umupo ito sa harapan ng kaibigan at saka ngumiti. Hindi ko sasabihin. Masayang aniyan ito at kinilabutan naman silang dalawa nang hindi nila mapansin na nasa likuran na pala nila ang kinatatakutang demonyo. Anong hindi mo sasabihin? Parang kinain na ng lupa si Helena at nag-ikaw sa tenga niya ang sinabi nito. Nakatungo lamang si Helena at panay ang dasal sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasan kung bakit hindi man lang nila nakita na pumasok ang demonyo sa likod ng bahay. Pakiramdam tuloy ni Helena ay parurusahan siya ni demonyo sa impyerno. Gregor, ang chismoso mo! Nanlaki ang mata ni Helena na magsalita si Arabella. Hindi nito inaasahan ang sasabihin ng dalaga at hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Mas lalo kasing naging doble ang kaba ng kanyang dibdib at ramdam pa rin itong nakakatakot na presensya ng kanilang boss. Never mind. Tugon ni Gregor at napabugan naman bigla sa hangin si Helena at nakahinga ng maluwag. Ang dibdib niyang puno ng takot nang dahil sa demonyo ay nabawasan kahit konti nang dahil sa tulong ng among dalaga. Habang pinagmamasdan naman ito ang dalawa na pumasok sa loob at napangitin na lamang ito, walang maiisip si Helena kung hindi pa salamatan ng dalawa at panahiling nakalusugan ng kaibigan ang nais niya.
Wala na siyang mahihiling ngayon, lalo na't unti-unti na niyang nakakamit ang buhay na gusto niya. Dahil walang hinangad si Helena na mabigyan ng buhay na maganda ang pamilya niya. Samantalang si Gregor naman ay wala sa mood. Nag-aalala ito lalo na sa asawa nang dahil sa mga ikinikilos nito. Hindi niya alam kung paano kakausapin ng maayos si Arabella nang dahil sa ayaw na naman niyang mag-away sila nito. Hindi pa naman nararanasan ni Gregor na mag-away sila, pero kahit papaano naman ay may kaalaman siya. Habang tulog kasi ito kanina, siya ay nag-search ng mga facts about sa buntis. Nalaman niyang hindi ito pwedeng ma-stress o kaya naman ay mapagod. Mabilis din sila minsang mainis at may mga bagay na hindi mo aasahan sa kanila. Tulad na lang ng pag-iiba ng panlasa sa pagkain, mga weird na nais at kung ano-ano pa. Habang binabasa ito ni Gregor, hindi nito maiwasang mapaisip. Wala siyang idea kung totoo ba ang mga ganito. Lalo na't hindi naman niya nakitang ganito ang kanyang ina dahil na rin siguro halos magkakasunod lamang sila. At hindi pa rin ito nagkakaroon ng babae sa buong buhay niya bukod na lamang si ina. Is there something wrong? Tanong ni Gregor at tumiling lamang ang asawa sa kanya. Kahit na may gustong makuhang sagot si Gregor, ayaw na niya magtanong pa. Wala naman kasing mawawala kung paniniwalaan niya ang mga nabasa niya sa internet kanina. Kahit na nawiwerduhan siya, bigla namang napahikab si Arabella. Kaya hinila ito ni Gregor papunta sa loob ng elevator. Agad pinindot ni Gregor ang second floor ng kanyang bahay at bumukas din ito tinungo ang loob ng kwarto. Sa pagkakataong ito, nilak na niya ang pinto at ayaw niya maistorbo sila ng kapatid na si Argus. Sigurado siyang papasok na naman ito basta kung hindi niya isasara agad ng maayos ang pinto. Do you want to sleep? Tanong ni Gregor at tumangutangos si Arabella. Nakaramdam na naman kasi ito ng antok nang dahil sa pagod niya. Wala man itong ginagawang masyado pero mabilis talaga itong mapagod. Kaya si Arabella hindi pwedeng mag-isa at hindi ito pwedeng na walang kasama. Baka mamaya kasi ay meron na naman na hindi magandang mangyari sa anghel ng demonyo at siguradong silang malilintikan nito. Then, let me get my reward first. Agad din nalikan ni Gregor ang asawa, pero agad din naman yung naputol na may kumatok sa pinto. Biglang nakaramdam ng inis si Gregor at hinalina lamang ito ang noon ng asawa. Ang kamay niya ay nakasarang maigi at kumukulo ang dugo sa inis. Sa tuwing may gagawin sila ng asawa, kahit halik lamang ito, talagang nauudlot. Kaya naman kinumutan na lamang ito ni Gregor at naglakad pupunta sa pinto. What do you need? Ang kaluluwa ni Simon at Connor ay parang lalabas sa katawan nila. Kakaibang aura ni Gregor ngayon kumpara lamang kanina. Bigla tuloy hindi makagalaw si Connor at hindi naman ito makatingin sa ibang bagay. Ayaw niya magpakita ng kabastusan sa amo at nanginginig ang kamay niya. Habang si Simon naman ay ganun din. Ang loob ng katawan niya ay nanginginig sa takot na dahil sa aura ng kanilang kapatid. Nakaramdam tuloy ito na parang may naudlot na pangyayari ang dalawa nang dahil sa kanya. Lumunok na lamang ng laway si Simon at gumiti ng tipid at pilit pa. Brother, kasi may usapan tayo. Utal na saad ni Simon at nakita ni Gregor na siniko nito si Connor at tumanguri ito sa kanya. Pumikit sandali si Gregor at nauna ito maglakad. Ayaw na niyang magsalita at nasira na talaga ang mood niya. Kaso ayaw naman niyang sirain pa. Sa kanyang paglalakad, may halong kaba na namumuo sa katawan niya. Hindi malabong magkita na sila ni Homer Londa nang dahil sa kusa na silang nagpapakita at naglalabasan sa kanilang mga lungga. Nang silang tatlo'y makapasok sa loob, si Gregory umupo sa kanyang swivel chair at tumalikod sa dalawa. Ayaw nitong makita siya na nadalawa na nag-iisip. Talagang wala kasi siya sa mood at wala sa katinuan na isipin si Homer. Ang kanyang isipan ay talagang nakatuon lamang sa asawa. Speak. Malamig na saad nito at parang nagtuturuan pa ang dalawa habang si Gregor ay nakatalikod. Mukhang kailangan na nating hanapin si Homer. May tatlo na naman natauhan si Keeper na namatay. Mukhang kailangan na tayo ng umaksyon at huwag nang hintayin na siyang lumapit. Kwento ni Simon at ang kamay ni Gregor ay mas lalong kumapit ng mahigpit sa kanyang swivel chair. Hindi niya inaasahan na mabilis na kumikilos ito at talagang tangkang agawin ng kanyang trono. Pero talagang inuuna muna nitong trono na sa kanila noon. Is there something new? Pag-iiba ni Gregor ng topic at bumuntong hininga si Simon at kinabahan siya lalo. Parang naputol ang hininga niya at umurong ang kanyang dila.
Kumapit itong maigi sa ilalim ng pantulog na suot ni Connor at talagang hindi niya masabi ang nais niyang sabihin. Maging si Connor kasi parang umurong ang dila at hindi makatingin kay Gregor. Kahit na hindi naman nila ito makita nang dahil sa nakatalikod ito. Do I need to repeat myself? Kinalibutan silang dalawa na marinig ang sinabi ni Gregor. Kahit nakatalikod ito ay talaga namang nakakatakot. Boss, huwag sana kayong magalit. Dahil doon, biglang tumasang ang sangkilan ni Gregor. Nabuhay biglang dugo nito at diwa na natutulog. Kakaibang pakaramdam niya sa sinabi ni Connor na tagad nilingon ng dalawa. Ang mga ito ay pinagpapawisan ng malamig at ang katawan ay nakatayo ng diretso habang ang mata ay nakatingin ng diretso sa demonyo. Oras na ba para putulin ang dila niyo? Maging si Simon ay kinabahan. Hindi siya lalang makagalaw at parang nilalamon na talaga sila ng demonyo. Panay naman ang siko ni Simon kay Connor dahil hindi na talaga siya makapagsalita. Nanginginig na rin ang kanyang mga kamay kaya naman nakalagay lamang ito sa likuran. Boss, hindi po aksidente ang pagkadulas ni Lady Ara sa cubicle. Aniya ni Connor at nakapikit pang mga mata nito. What did you say? Hindi makapaniwalang tanong ni Gregor. Mas lalong nagising ang diwa ni Gregor at ang dugo niya ay umaapaw sa kanyang ulo at talagang sasabog ito. Sumingal si Gregor at mas lalong nalisik ang kanyang mga mata. Ang kanyang kamay nakalagay sa ibabaw ng lamesa at ang hilig nitong gawin ay patunugin ng daliri sa lamesa. Ang tahimik na opisina ni Gregor ay nabahira ng ingay. Parang narinig ni Simon at Connor ang mga tibok ng kanilang puso nang dahil sa takot. Ngayon kasi ay nakikita na nila ang nakakatakot na tingin at aura nito. Hindi lamang yun, maging ang pagpapatunog nito sa lamesa ay may kakaibang senyales sa kanila. Silang dalawa'y pinagpapawisan na ng malamig at wala pa rin sa kanila natatangkang magsalita. Habang si Gregor ay nakasandal lamang at naghihintay na banggitin ulit ang sinabi ni Connor kanina. Kaso, kahit na anong gawin ni Connor, talagang umurong na rin ang dila niya at hindi na siya makagalaw. Sa mga titig pa lamang nito'y para na siyang kinukuha at nilalamon ng lupa. Kusang tumayo sa pagkakaupo ang demonyo. Hindi na kasi ito makapaghintay at nais niya marinig muling sinabi ng binatang nasa kanyang harapan. Kaso, tila ang dila nito'y umurong bigla at hindi makapagsalita. Ang matang singkit at lalong naging singkit, tinitignan nitong maigi ang dalawa na may bahid na inis at galit. Kaya naman si Simon at Connor ay malapit nang maihi sa kanilang suot na pajama. Lumalaki ang kanilang mga ulo at masakit na ang kanilang batok. Mabigat yun sa kanilang pakiramdam at pinagpapawis ang maigi. Hindi na rin sila makahiga at agad na payuko si Simon nang hindi oras at nakahawak sa kanyang dibdib. Hindi na niya ito kaya at kung magpapatuloy man ay baka sa kabaong ng diretso niya at hindi sa ospital. Brother, huwag mo naman kaming tignan ng ganyan. Gusto lang naman namin sabihin ni Connor na hindi aksidente ang nangyari kay Ara. Paliwanag ni Simon sa kapatid na nanilisik ang mga mata at parang kakainin na sila ng buo sa mga oras na ito. Lumunok naman ang laway si Connor nang makitang ekspresyon nito. Gusto niyang umiwas. Pero hindi naman niya magawa. Kinakabahan na siyang maigi at mas lalong nag-iiba ang aura nito. Kung kanina ay madilim, ngayon na may sobrang dilim at itim na itim. Ngayon kasi napagtanto na talaga ni Gregor na hindi maling pagkakarinig niya kay Connor. Agad tumalikod si Gregor at umuusok ang galit ito sa kanyang tenga. Isang basong nakita nito sa kanyang lamesa at agad na hinawi ito ng malakas. Ang baso ay agad namang nabasag. Lalo na't babasagin ito't nalalaki ang mata ni Simon at Connor sa kanilang nakita. Kaya naman tahimik lamang ang mga ito't hindi sumagot. Hindi na ito bago kay Simon, pero parang ngayon ay kakaibang pakiramdam nito. Habang si Connor naman ay ganun din ang nararamdaman. Nakita na niya kung paano ito magalit at napakarami pa nitong pinatay sa harapan niya. Pero ang pakiramdam na nararamdaman niya ngayon ay kakaiba din. Kahit ang isang baso pa lang ang tumitilapon sa loob ng opisina nito, pakiramdam ni Connor ay may mas malala pa itong gagawin. Kaya naman kinakabahan na siya sa mga pwedeng mangyari ngayon. Who is it? Kalmadong sambit ni Gregor at parang tumayo ang mga balahibo nito sa inis. Ngayon lamang ito nagtitimpi at isang baso lamang ang binasag nito. Ayaw niyang basagin ang iba niyang nakikita dahil maaaring magising ang asawa niya at magkagulo sa buong bahay. Huwag po kayong mag-alala. Bukas na bukas ay sasabihin din namin sa inyo. Tugon ni Connor at pinilit na huwag mautal. Medyo nakahinga naman ang demonyo nang marinig itong sinabi ni Connor.
Hindi na masamang malaman niya bukas kung sino ang gumawa nito sa asawa niya. Ang kanyang kalooban ay naguumapaw sa saya. Hindi na niya nararanasan ang pumatay ng sobra pa sa triple nang dahil sa kanyang anghel na si Arabella. Noon kasi linggo-linggo na may pinapatay ito, pero ngayon ay hindi. Siguraduhin niyo lang, kasi kung hindi, talagang hindi na kayo makakatapak sa asyenda. Kinilibutan silang muli at nakatungo lamang ang dalawa. Para silang hinihila ng demonyo at nakahinga naman ang dalawa nang lumabas ng kwarto si Gregor. Bumagsak ang mga ito sa sahig at humiga. Hindi nila akalain na ganito palang epekto na magalit ang demonyo. Kahit na hindi pa ito nagwawala ng sobra ay talaga namang nakakatakot na. Habang ang kamay ni Connor ay hindi matigil sa panginginig, hinawakan na nga niya ito ng maigi. Pero wala namang talab. Ayos ka lang ba? Tanong ni Simon at kahit hindi naman talaga okay si Connor, wala siyang magagawa kung hindi ang tumangon na lamang. Kinabalan talaga ako kay boss. Sabay kamot nito sa ulo at inalalayan nito ni Simon na tumayo. Kailangan na rin nilang simulan ng paghahanap dito. Kasi kung hindi, talagang maging siya na kapatid at dito rin nakatira, ay mapapalayas ng dahil lamang sa anghel ng demonyo. Umiling-iling na lamang si Connor at mahigpit na hinawakang maigi ang kanyang pangibabang pantulog na damit. Talaga kasing kinakabahan siya na marinig niya ang boses ng demonyo at hindi matigil ang boses nito sa kanyang isipan. Nag-i-echo kasi ito sa kanyang tenga at talagang mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Kaso, hindi naman pwede magpadala si Connor sa takot ng kanyang nararamdaman. Kasi baka yun pang magbigay sa kanya ng matinding bangungot na hindi talaga niya gugustuhin. Samantalang si Gregor naman ay mas lalong lumalim ang iniisip. Dumarami na kasi ang kanyang problema at hindi nito akalain na magkakaproblema siya ngayon. Noon kasi wala naman itong problema at hindi naging problema kay Gregor ang pumatay ng mga taong masasama at ayaw niya. Mga taong hindi na dapat nabubuhay sa mundo. Pero nang dumating ang asawa niyang si Arabella, parang lumabas lahat ng problemang hindi nito inaasahan at mga problemang ngayon niya lang mararanasan. Mahigpit ang pagkakakapit nito sa pinto ng kanilang kwarto at huminga muna bago buksan ito. Hanggang ngayon itulog pa rin si Arabella at ayaw itong gisingin ni Gregor. Masakit ng kanyang ulo at talagang hindi maiwasang mapapahawak siya rito. Ang tanging ginawa niya ay hinilot ito't dahan-dahang humiga sa tabi ni Arabella. Balak na rin itong magpahinga ng maaga nang sa ganun ay mawala ang kanyang problema. Pero bago siya tuluyang pumikit, nagawa pa niyang halikan ang noon ng kanyang asawa at saka tinulog ang pagtulog na nais. Ang ganda ni Arabella ay parang naging doble, parang lalo itong gumaganda sa paningin ng lahat. Hindi maiwasan ng mga taong mapanganga sa gandang taglay nito. Ilang araw lamang hindi ito pumasok pero kakaiba na agad ang karisma nito. Ang kanilang mga panga ay nangangali na sa pagkakanganga. Kulang na lamang ay may kung anong lumipat na insekto ang pumasok dito. Nakasuot na kasi ito ng kanyang uniform sa trabaho. Ang kanyang suot ay kulay dilaw, talaga namang napakakintab at nakakasilaw sa mga mata, habang ang tunog ng sapatos nito ay nagbibigay ng mabilis na pagtibok sa kanilang mga puso. Dahil sa buntis si Arabella, ang suot nitong sapatos ay halos walang takong. Meron naman konti pero hindi ganong kataas at talagang nakakagalaw ito ng maigi. Talagang pinili ni Judy ang sapatos nitong walang takong. Kahit kasi hindi ito sabihan ni Gregor ay alam na niya ang dapat na gawin. Habang ang katabi ni Arabella sa kanyang upuan ay walang iba kung hindi si Helena. Hindi pa nga maipintang mukha nito dahil sa kaba. Matapos kasing birthday celebration ni Vera, si Helena ay sa asyenda na rin natulog at ang suot niya ngayon ay talagang mamahalin din. Bago kasi ito matulog ay may kumatok sa kanyang pintot ang nasa likod ng pinto na ito ay si Vera. Binigyan lang naman siya ng simpleng pants at polo, pero ang damit na ito ay halatang mamahalin. May belt din ito na kitang-kita na bago at pakiramdam nito ay anak na agad siya ng mayaman. Tanging si Arabella lamang kasi ang nakasuot ng kakaibang damit, pero ngayon ay maging si Helena ay ganun din. Kaya naman ang isang taong hindi malayo sa kanila ay kumukulo ang dugo sa inis. Hanggang kailan magiging makapal ang mukha ng dalawang ito? Inis na tanong ni Minerva at ito rin ay may aura na hindi maganda. Nagbibigay ito ng awkward sa buong paligid at napapaisip tuloy ang iba kung anong problema ni Minerva. Nakakunot kasi ang noon nito tang isang kilay ay panay ang taas. Ang kanyang mga mata naman ay panay ang irap. Kaya naman ang mga katabi niya at ibang nakakakita sa kanya ay nagagawang umasim ang mga mukha na parang nakakain sila ng maanggang maasim. Sa tuwing mag-iibang ekspresyon ng mukha ni Minerva, ang iba'y ganun din. Kaya kung ito'y makikita man ni Minerva ay siguradong naguusok naman ito sa galit.
Sa'yo na lang lahat? Bakit ikaw lahat ang napapansin ng mga tao? Wala na sa sarili si Minerva tanging si Gregor lamang nasa isip nito at lalo ng ina nito. Bigla-bigla na lamang itong tumatawa. Dahilan ng papatingin ng mga katabi niya. Kaya naman agad na tinignan ng masama ni Minerva. Anong tinitingin-tingin niyo? May halo pang inis sa mga boses nito na sambitin ng mga kataga. Habang wala namang nagawa ang mga ito't umirap na lamang. Ang kamay nito ay may hawak na ball pen at nakatingin sa dalawang kinaiinisan niya. Sinuring itong damit ni Helena at alam ni Minerva na hindi basta-basta ang damit na yon. Alam niyang mamahalin ang suot nito at hindi maiwasang mag-isip na hindi maganda. Siguradong may ginagawang kakaiba itong si Helena. Halatang mamahalin ang suot. Hindi kaya gold digger to? Hindi na maiwasan ni Minerva ang mapaisip sa kanyang isipan. Pero biglang nawala ito sa mood ng maalalang ina ni Gregor. Bigla itong napasing halit mas lalong humigpit ang hawak sa kanyang hawak na ballpen. Hindi niya akalain na pangit palang ugali nito at wala naman itong magawa kahapon. Wala kasi siyang laban sa ina ng may-ari ng kumpanya, kaya naman pilit na hindi nagmura si Minerva. Kahit na dinuro-duro na niya ito sa kanyang isipan at kasama na rin ang lalaking nag-abot sa kanya ng tseke. Pero hindi maiwasan ni Minerva na mapaisip dahil meron itong napakalaking pera. Talagang naguguluhan siya at parang may mga bagay siyang hindi maintindihan. Kaso ayaw itong isipin ni Minerva. Lalo na't imposible naman na nandun din si Arabella sa birthday celebration ni Vera. Hanggang sa isang boses ang pumutol sa pag-iisip ni Vera. Bigla kasing dumating ang sekretarya ng kanilang boss at nakatingin ito sa gawin na kinaiinsa niya. Miss Helena, kakausapin daw po kayo ni boss. Bigla naman naging alerto si Minerva at ang tingin nito ay nakatingin lang sa gawin ni Helena. Ang mukha nito'y nanlaki bigla at tinuro ang sarili, habang ang ulo ni Frago ay panay ang tango, kaya naman hindi maiwasan ni Minerva ang mapangiti. Mukhang alam na niyang dahilan ng pagtawag nito sa opisina. Hindi na siya makapaghintay na mawala ito't sumunod si Arabella. Nawala na ng tuluyan si Helena at panay naman ang ngiti ni Minerva. Nag-iisip na naman kasi ito ng bagay na pwede niyang gawin kay Arabella. Wala itong kasama kaya naman agad itong tumayo sa kanyang upuan at naglakad pupunta sa isang kwarto na pinaglalagyan ng mga stock nilang bond paper at iba pa. Kumuha siya ng mga bond paper at agad itong nilagay sa lamesa. Balak nitong sadya ay na siya ay binangga ni Arabella para naman mapunta pa rin ang atensyon sa kanya. Palagi kasi itong nananalot siya palagi ang talo. Hindi na makapaghintay si Minerva na mapuruhan ang dalaga at masaktan. Kapag nagkatoon yun, sigurado siyang titingalain siya ng mga kasama nila. At ang sisisihin nito'y anghel ng demonyo. Binuhat na nga ng tuluyan ni Minerva ang mga bond paper at talaga namang napakabigat nito. Siya ay nakangiti habang naglalakad. Pero agad din naging seryoso nang lumabas ito sa bodega. Isang lamesang nakita nitong malapit sa pinto ng bodega. Agad niya nilapag ang ibang papel at nagpasimpleng lumapit sa gitna. Arabella, tawag ni Minerva at napating naman itong agad. Sumama pa nga ang pakiramdam ni Minerva nang dahil sa nasusura siya sa mukha nito at hindi niya may pagkakailan na talaga namang maganda ang dalaga. Pwede ba ang kunin mo yon at nabibigatan na ako? Nagpasimple ito na parang nataranta naman si Arabella. Kanina pa kasi ito nalulutang nang dahil sa bumibigatan naman ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay pwede siyang masuka sa kung saan man siya ngayon at talagang kailangan na kailangan niya sa tabi si Helena. Ito lamang ang maasahan niya. Kaya naman hindi nag-isip si Arabella nang dahil sa pagkalutang nito. Parang sumang-ay ng panahon kay Minerva at maging si Minerva ay hindi inaasahan ng malakas na pagbunggo nito dahilan na madulas siya ay mapaupo sa sahig. Ang mga hawak nito ay lumipad na ng tuluyan kaya nagulat ang lahat at napatingin sa kanilang dalawa. Ano na naman kaya ang mangyayari kay Arabella? Kailan kaya susunod si Arabella kay Gregor at mababawasan ang katigasan ng ulo? Malaman na kaya ni Gregor na si Minerva ang siyang dahilan ng pagka-aksidente ni Arabella sa cubicle? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.